July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi, nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Narinig ko kagabi na parang ano, yung inasakal yung mga manok, nag-iingay yung mga manok, at sisiputak-putak yung mga inahin ko. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Tapos yung mga aso, kahol ng kahol. Walang tigil kahol. Tigil lang kahol yung mga aso. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. Pagising ko sa umaga, yung mga nakatali kong manok, wala eh. Ubus, limas. Wala na tira. Ito na lang, natira. Yan, yung mga nakaano. Nahirapan siguro siya kasi nakaano eh. Sa loob ng kulungan. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Ay, malabo kung aso yun. Kaya yung mga aso ko, vegetarian man yan. Di ba yung kain, karne? Sigbin talaga yun. Noong nakaraang taon, gumapang online ang videong ito na kuha raw sa Cebu. Itsurang aso. Walang direktang makatukoy kung anong klase ito ng hayop o nilalang. Kaya ang iba, kinutuban. Baka ito ang sinasabing maalamat na sigbin. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay, ang tenga, sinlaki ng palad ng tao, ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa, ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad, at may kakayahang maging invisible. Inala ko doon, inaswang talaga kami, o kaya sigbin. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. May naiwan din daw bakas ng paa ang sigbin. Ito yung kaso nabura na. Dahil dito, nagdesisyon si Joel. Para mahuli ka, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito. Pabaliktad kung ito'y maglakad. Sir, may papakita po kaming video. Sa tingin niyo po ba, ito po ba yung tumeras na mga manok ninyo? Ayan o, itim na yan. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Ang sigbin, sumisip-sip ng dugo. Konti lang ang mga sigbin. Pero ang totoo lang, marami talaga yan sila. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon. Hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Ako, inaamin ko, nakumuha talaga ako ng manok. Tinamin ko rin kumakain ako ng manok. Pero, ito, aminin ko. Yung nasa video nakita nyo, ako yun. Pero heto ang totoo.
ang nasa viral video. Sir, may papakita po kaming video. Sa tingin niyo po ba, ito po ba yung tumeras na mga manok ninyo? Ayan o, yung itim na yan. Nanguhala ko ng manok, pero hindi ko kinain yun ng hilaw. Niluto ko yun, bago ko kinain. Hindi ako silbing, tao lang ako. Kawatan lang ako. Tapos sa tingin niyo po, sir, sa tingin niyo po sa video, silbing po ba yun? Kapitbahay lang pala namin yung tumira sa manok ko eh. Oh, ayon sa veterinaryo, hindi silbing ang pumatay sa mga manok. Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Wala po ako nakikitang ganyang hayop at hindi po namin yan pinag-aaralan sa veterinary. Heyo, what's up mga amigo, mga amiga? Thank you so much po sa lahat ng nanood sa aming mga parody videos at lalo na po yung aming unang Sigbin na parody po. At ngayon po ay umabot na siya sa 6.3 million views. Yay! Happy New Year! Po, maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa amin at umabot na po kami sa 65,000k subscribers. Alam mo, ginagawa mo! Shoutout po! Shoutout dito kay... Shoutout sa'yo, DJ Jerpy H.